Sir. Oh. I'm sorry, sir, pero nakalipo kasi na yun si Mrs. Generoso, kaya ako po ang in-charge ngayon. Oh. Hindi naman katwiran yan eh. Kanino in-assign? Sir. Sa kanya. Eh, bakit yung pinagkatiwalaan yan? Eh, wala namang kaalam-alam yan. Ay. Alam mo ba na na-delay yung trabaho dahil sa'yo? Hindi mo magawa ang trabaho mo ng maayos. Eh, di mag-resign ka na lang. Sir, nasa inyo na po yung memo. Ano? Binigay po sa akin ni Lizel, sir, kaya lang sealed po siya. Hindi ko po alam na yun ang kailangan yung papers. Kaya ko po kayo hinahabol kahapon para po papirmahan yung memo. Bago pa po mag-leave si Mrs. Generoso, binili na po kasi ngayon sa akin eh. Kaya lang po hindi niyo po ako inintindi. Sir, hindi ko po pinapabayaan ang trabaho ko. Ginagawa ko po na maayos, Mr. A. Kagad ng gamot mo, ha? Dahil pag-uusapan natin kung ano isusuot ko sa awards night. Gusto ko yung ikaw talaga and... nag-abala. Baka naman talbugan mo pa ako niyan. Hindi naman. Simple lang yung dress ko. Magandang araw, Gloria. Lydia. Magandang araw din sa'yo. Gloria, sandali. Mukhang nagsasaya kayo sa pagkapanalo mo sa ulirang ina. Pasensya na kung hindi ko maitago ang pagkadismaya ko. Ilang taon naming iningatan ang integridad ng ulirang ina. Mauuwi rin pala sa isang katulad mo. Hindi ka karapat-dapat, Gloria. Hindi ka isang huwarang ina. Isa kang huwad. Sir, ito po yung binigay ni Lizel. Nakaligtaan niyo lang po siguro. Sige po, sir. We will process this right away para po ma-release na agad ang pan. Okay, you may all leave. Excuse me, sir. Miss Alegre. May iwan ka. Gusto kita kausapin. Masaya ka na. Po? Masaya ka na at hinihiya mo ko sa harap ng mga empleyado ko. Ginawa mo ko'ng tanga. Wala ho akong ganung intention, Mr. A. Anong wala? Talagang pareho kayo ng nanay mo. Pareho kayo manluloko. Ginagawa akong tanga. Yung award ba ang pinagpuputok ng butchi mo? Pwede sa'yo na. Hindi hinihingi ni Gloria sa inyo ang award na yon. At lalong hindi niya ikamamatay kung sa iba mapunta to. Magkaibigan nga kayo. Pareho kayong bastos at mga ingrata. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin, Stella? Wala naman akong atraso sa'yo. Sa akin wala. Pero sa pinsan ko, malaki. Sige na, lumabas ka na. Hindi na kita kailangan. Kung hindi niyo ako kailangan, hindi ko rin po kayo kailangan. Anong sabi mo? Kaya pala, ikaw at ang nanay mo nagpilit na pumasok dito? Sir, wala nga akong kinalaman dito ang mama ko. Na hindi niya alam na dito ako nagtatrabaho. Sa tingin mo, maniniwala pa rin sa'yo. Hindi na ako maniniwala sa'yo at sa nanay mo. Dahil ginagamit niyo lang ako eh. Hindi ba ikinwento sa'yo na nanay mo nangyari? Dati, nag
iibigan kami ng nanay mo. Nagsumpaan kami. Hanggang sa tumating ang araw, pinagpalit niya ako sa isang taong nagngangalang Andres. E iniwan siya ng Andres. Lumapit siya sa akin. Bumalik naman ako sa kanya. Pinaibig niya ako ulit. At bumalik naman yung Andres. Pagkatapos iniwan na naman niya ako. Di ba? Anong tawag mo doon? Manggagamit, di ba? Taksil, di ba? Asawa ko si Andres. Kung ano mang namagitan sa aming dalawa, wala ka nang pakialam doon. Pero kinaliwa mo ang pinsan ko. At ang kapal ng mukha mo na itinira mo pa dito sa ancestral house namin, ang bastarda mong anak. Alegre ang apelyedo ng sinasabi mong bastarda mong anak. Apelyedong binigay ni Andres sa anak mo. Kung may respeto ka sa pinsan mo, huwag na huwag mong papahiya ang anak ko o ang pamilya ko. Dahil pare-pareho lang tayo masisira. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Aalis. Dahil hindi ko na ho kayang pakinggan ang mga sinasabi niyo tungkol sa mama ko. Wala ho akong kasalanan sa inyo, pero hinahanapan niyo ako ng kasalanan. Kaya ko hong tanggapin yun. Kaya ko nga hong tanggapin na tinatawag niyo akong walang alam, manloloko, tanga. Kaya kong tanggapin lahat ng pang-iinsulto niyo sa akin. Pero yung pang-iinsulto niyo sa mama ko, hindi ko ho kaya tanggapin yun. Lasan loob mo sumagot sa boss mo, ano? Huwag ho kayong mag-alala. Dahil pagkalabas ko sa kwarto na to, hinding-hindi na po ako tatapak sa Nuevo Rio kahit kailan. Cameras will be moving around and lahat ng commands maggaling sa akin. Is that clear? Okay. Okay. So all hands on deck tayo on the day of the Ulirang Ina Awards and I expect everyone to be there. JB, may script na ba na ready for the event? Hindi pa po sinisend sa akin ng Women's Club of San Ildefonso but I already have the program flowing. Alright, good. Just forward it to me so I can make recommendations. Siya nga pala, I outlined several things. Suggestions for the coverage, a short list if you will, para naman yung makukuha natin yung footage ay sasakto doon sa gusto nating mangyari sa reintroduction ng Builder's Home Act. That is so nice of you, Mandy, but I think I got everything covered. Right, JB? You just have to sit back, Mandy. We got this. So don't forget, Amanda, make sure na present lahat kayo magkakapatid kasi mawawalan masyado ng impact. Ang event kapag wala ang mga ulirang anak ni Mami Clo. Of course. We'll be there. Okay. So we're good to go then? This is gonna be so much fun. Talagang pareho kayo ng nanay mo. Pareho kayo manluloko. Ginagawa akong tangkap. Hindi ba ikinwento sa'yo na nanay mo nangyari? Anong tawag mo doon? Manggagamit, di ba? Taksil, di ba? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Aalis. Dahil hindi ko na ho kayang pakinggan ang mga sinasabi niyo tungkol sa mama ko. Kaya kong tanggapin lahat ng pang-iinsulto niyo sa akin. Pero yung pang-iinsulto niyo sa mama ko, hindi ko ho kaya tanggapin yun. Lakas ang loob mo sumagot sa boss mo. Huwag ho kayong mag-alala. Dahil pagkalabas ko sa kwarto na to, hinding-hindi na po ako tatapak sa Nuevo Rio kahit kailan.
Bayaw, may beer ka ba dyan? Oo, oh, pero pag umumotor ka pa, magmerienda muna kayo. Saan pa yan? Oh, kala ko ba family meeting to? Eh, bakit nandito to? Aen, just stop it, please. I was the one who invited her. After all, kapatid natin siya. Lizelle, umupo ka muna. Paeng, take a seat. Now. Ba't parang nag-iba yata ihip ng hangin ngayon? Tumigil ka na nga lang, Paeng. May problema ka sa akin, Kuya? Paeng, keep your voice down! Nasa taas lang si Z, baka mamaya marinig na naman tayo. Akalain, nag-aaway na naman tayo. He's gone through enough. Lahat naman tayo, ate. Kaya nga dapat magkabati-bati na. Okay, and this is our chance. Kailangan ipakita natin kay Mama na kahit na may differences tayo, handa natin siyang suportahan. Sasabunutan ko talaga yung Estela na yan eh. Kumakapagsalitang, yabang! Best, tanggihan ko na lang kaya yung award na yun. Ha? Kausapin ko na lang yung presidente ng Women's Club. Ano ka ba yun? Bakit ka ba nagpapasinda kay Estela? Best, hindi ako titigilan ng babaeng yun. Ayos lang naman ako. Tsaka baka meron nga mas deserving kesa sa akin sa award na yun. Mariosa, pwede para mo nang sinabi na totoo at umaamin ka sa mga sinasabi niya. Wala na akong pakialam. Sa sitwasyon ko ngayon, ayoko na ng gulo, ayoko na ng away. Bes, binigay yan sa'yo. Dahil sa mata ng mga taga rito, isa kang mabuting ina. Alam ko, Bes, nagpapasalamat naman ako eh. Pero aanhin ko yung award kung pwede namang mapasama nito ang mga anak ko. Seryoso talaga sila? Bibigyan nila ng award si Mama? At lahat tayong pupunta. Importante na present tayo. So, plastikan na naman ba to? Gaya ng pamamanhikan nito? That's not going to happen again. I will never allow it. Dahil hindi na ako papayag pa, Eng, na umiinom ka na naman the moment you step foot in San Ildefonso. You understand me? Pwede ba, Paeng? Makinig ka na lang. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sasapakin mo ako? Behave! Behave, Paeng! Kahit isang araw lang, pwede ba? Alam ko namang nahihirapan kapag pakiharapan kami. And to pretend that you're all okay with all of us. Pero nakikiusap ako sa'yo, not for myself. Pero para kay Mama. If you really love her, you'll do this for her. Ate, ako nang bahala kay Mama. Lizelle, alam ko namang weekday yun. But please, sumunod ka na lang pagkatapos ng trabaho mo. Hindi, okay lang ate. Sasabay na ako kay Kuya Andre. Paano trabaho mo? Pamela. Hello, Apo. Oh, kumusta ka na? First day na klase mo kanina. Oo nga po eh. Kaya nga po hindi ako nakatawag. Yung dami na namang assignment. Ayan mo, pag nagawi ako dyan sa Maynila, dadaanan kita sa school mo. Ako, Mamela, wag na po. Baka maligaw na naman kayo eh. Ako, hindi na ako maliligaw. Andito na si Tita Lydia mo. Eh, Mamela, pupunta naman kami dyan eh. Sabi ni Ma'am, ma-attend kami ng ulirang ina. Talaga? Sabi ni Amanda, attend kayo? Opo, kausap nga po niya sina Tito Andre eh. Silang lahat? Opo. Pati si Paeng? Pati po si Tito Paeng. Naku, Bes, darating daw si Paeng. Lahat sila. Attend daw ng awards night! Okay, we're settled then? Paeng. Hindi ako kasama dyan. Hindi naman ako artista eh. Hindi ko kaya magpanggap. Paeng! Paeng!
Grabe talaga to si Paeng, eh, no? Walang pinagkatandaan. Akala mo hindi ka dugo yung mga kaharap? Rizel, kanina ka patahimik. Kuya, baka pagbisita natin ang San Ildefonso, doon muna ako kaila mama ulit magstay. Bakit? Ayaw mo na ba sa bahay? Eh, paano ang trabaho mo? Nag-resign na ako. Wala ka pang isang linggo. Maling desisyon talaga na magtrabaho pa ako sa Nuevo Rio. Lizelle, hindi magandang habit yan, ha? Ano, konting kibot, magre-resign ka agad? Saglit ka pa lang sa trabaho, ha? Kumbaga sa relasyon, getting to know each other pa lang kayo, may pag-break ka na kaagad. Baka sa junk shop na lang talaga ako nababagay. Ikaw, kung yan yung desisyon mo. Yes, Alvin. My siblings and I will be there. Nagkakaproblema lang ako kay Paeng eh, pero magagawa ko na ng paraan yun. Okay, thank you. Bye. Alam mo, Hansana, talaga, sincere ko sa kabait ng pinapakita mo sa mga kapatid mo. Excuse me? Han, asawa kita. Kilala kita. Well, maybe you don't. Because here you are doubting me when I'm the one who's only trying to keep our family from falling apart. Eh, yun sa nakita kong kinikilos mo eh. Ano ba dapat ang kinikilos ko? Ano ba yung katanggap-tanggap para sa'yo? Gusto ko lang makasiguro na hindi mo ginagamit si Mama para lang makuha yung approval ng boss mo. Dahil mali yun, Amanda. Mali yun. Han, alam mo, hindi na kita naiintindihan eh. Pag wala akong ginagawa, ang dami mo sinasabi. Ngayon, I'm finally doing something. Finally! Ang dami ko pa rin naririnig sa'yo. Ngayon, kung kukontrahin mo lang ako, huwag ka nang sumama sa akin sa San Ildefonso. Dahil ayoko mag-away tayo doon. I don't need that kind of stress.